Okay guys, kakauwi lang namin. We just got the Samsung Galaxy Note 20 Ultra dito sa SM na malapit sa amin. And finally, dumating na. Medyo napaka-compare doon sa iba kasi nga nag-register ako doon sa VIP pre-order. Dalawang paper bag guys kasi nga nandito yung mga freebies na kasama sa kanya. Ganito yung kagandahan kapag nag-pre-order tayo. Hindi lang sa Samsung, kahit sa ibang brands pa yan. Kapag pre-order madalas, marami talagang mga freebies katulad ng speaker, kung ano-ano pa. Alam nyo guys, sobrang excited na ako. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil napakaganda ng kulay na napili ko. Kaya parang, alam nyo yun, iba sa pakiramdam. Explain ko sa inyo guys yung nangyari dito sa pre-order. Para rin ma-idea kayo, I'm not sure if pwede pa kayo mag-pre-order. Pero may nakakita kasi ako sa store na nag-pre-order pa rin. So I guess pwede pa. So yung pre-order ko guys, ito yung Note 20 Ultra na 5G variant. This is how it looks like guys. And what I have here is yung 12GB RAM with 256GB of internal storage. Ito na po yung max niya. Ang free dito guys kapag nag-pre-order kayo ay itong, wait lang ha, UV sterilizer box at may purifier pa siya nakasama from Samsung as well. Yun yung pinaka-inaantay ko at sa tingin ko worth it kaya nga tayo nag-pre-order. That one naman, i-deliver yun sa bahay. I think wala pa silang stock. Now, kung gusto nyo naman yung lower variant, that is the Note 20 Ultra na 4G, 8GB RAM lang yon, tapos 256GB din yung internal storage. Ang freebies naman nun guys, yung Samsung Galaxy Buds Live. Speaking of the Samsung Galaxy Buds Live guys, don't worry yan, bakit i-review din natin yan. Nag-pre-order na rin ako separately sa online store nila, so abangan na lang natin na dumating. Now, to those who are asking, Mary, magkano yung Note 20 Ultra? Itong max variant guys, again, na mayroong 12GB of RAM, the price is 72,990 pesos. Alam ko, grabe, no? Pang ultra din yung presyo. Medyo parang, I am very much excited as you guys are. So let us now proceed to our unboxing. So this is how the box of the Note 20 Ultra looks like guys. Ayan siya, di ba? May S Pen sa gitna. Tapos may N20 sa harapan. Tapos, that's basically it. Buksan na natin siya dahil lang kung inaabangan nyo na rin. Before I forget, meron pong lamang box dito sa pinakatakip. Baka lang makalimutan natin. Madalas to nakakalimutan sa mga unboxing. Pwento ko lang guys, mabilisan. Yung nagustuhan ko sa Note 10 series last year, yung ultra-wide camera niya. Something na talagang gustong-gusto ko na hindi pa rin matalo-talo ng ibang smartphones. Even ng Huawei P40 or ng iPhone 11 Pro Max. Pero tingnan natin kung ganun din ba yung mararamdaman ko dito sa Note 20 Ultra. So, meron tayong quick start guide and the warranty card. Siyempre, nandito din guys yung ating panundot. And nothing else. Yes guys, I know parang ang kapal ng box, ano? Pero walang jelly case. I mean, you paid a lot of money for the Note 20 Ultra, diba? Tapos walang jelly case. So, medyo disappointing on this part. So, ito na guys yung phone natin again. This one is in Mystic Bronze. Mamaya na natin to pag-usapan. Tingnan muna natin yung mga kasamang accessories sa kanya. So, we have here guys a power brick na all black and USB Type-C rin yung kanyang port. Yes guys, meron din tayong USB Type-C to USB Type-C charging cable. And of course, we have an AKG wired earphones. Alam nyo guys, pag AKG, maganda ang tunog kahit wired pa yan. So, okay na rin yung kasama sa kanya. So, ito na yung ating Note 20 Ultra mismo guys. Of course, for the most satisfying part of this unboxing, tanggalin na natin itong plastic dahil dapat talagang inaalis yung plastic. O, diba guys? Napakaganda. Wow! It looks very classy. So yes guys, matte yung likod nitong Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Pero since pasmado ako ngayon, medyo tikitin pa rin naman siya ng fingerprint. Pero hindi siya ganun na nagsistay at medyo dugyot tignan. Unlike doon sa gloss back panel ng Note 10 series last year, di ba? I am also done setting up the phone, guys. Excited akong pag-usapan natin siya. So, let us proceed to my first impressions. Okay, guys. Para sa aking first impressions, yes, guys, it is an ultra device. So, expect nyo na malaki talaga itong Note 20 Ultra. Kung kayo ay katulad ko na medyo, alam nyo yun, maliit ang kamay, definitely, paghahawakan yung Note 20 Ultra, it requires you to use two hands. And since medyo boxy, actually hindi siya medyo boxy talaga yung device,
mas madali siguro or mas madali talagang gamitin ng dalawang kamay. And yes, guys! Oo, ano? Kitang-kita, napakalaki ng cameras niya. And that camera bump, guys, I know, medyo makapal siya. It actually makes me think, paano kaya kapag nakalatag or nakalapag... nakalapad na yung Note 20 Ultra sa isang flat surface or sa table at kinuha niyo na yung S Pen, will it wobble? It will. Ayan o. Medyo, ayan. I hope lang na yung case na magiging available sa mga Samsung stores or kahit saan pa, tolerable, lalo na pag ginagamit nga yung S Pen. Now, speaking of the S Pen, the S Pen is now located sa bottom left. And just to prove it to you guys, ito yung kauna-unahang Note. Actually, pinakita ko rin to last year sa Note 10 unboxing natin. This is how it looks like. Look at the difference, di ba? And yung kanyang S Pen, yes po, nasa kanan nga. Sa ibaw, guys, nandito yung ating secondary microphone and meron din tayong SIM card tray. And ito pa, expandable storage siya via micro SD card. On the right part, nandito yung ating volume rocker with a power button below. Kaliwa, plain lang po na merong isang antenna band sa ibabaw. Below, nandito nga yung ating S Pen speaker grill, USB Type-C port, and yung isa pang microphone. Okay guys, ito yung S Pen. This is actually my first time na mahawakan, nakakita siya in person. It is also in Mystic Bronze. Yes guys, katerno niya yung mismong phone. Let's put it back. Pag-usapan natin siya mamaya. Gusto ko muna guys na pag-usapan natin yung kanyang display. So yes guys, we have 6.9 inches dynamic AMOLED display with 120Hz screen refresh rate. It also has HDR10+ with 91.7% screen to body ratio. Also guys, ito rin yung first smartphone in the world na mayroong Corning Gorilla Glass 7 or as what Samsung calls it, Corning Gorilla Glass Victus. Actually guys, kung gusto nyong malaman yung durability niya, punta na lang kayo guys doon sa video ni Jerry Rig Everything para malaman nyo talaga. Trivia lang guys, same din po with the Samsung Galaxy S20 Ultra na hindi natin pwedeng pagsabayin na gamitin yung 120Hz screen refresh rate at yung Quad HD resolution niya. Merong ibang smartphones katulad ng Oppo Find X2 Pro na pwede mong pagsabayin. But with Samsung's latest flagship devices, hindi nga pwede because according to them, this is to help your battery life to last longer. Isa pa, Samsung uses an adaptive refresh rate sa display niya. So meaning guys, hindi siya always naka 120Hz, especially when you're just reading your email. The phone is smart enough guys para mag-drop siya to 60Hz para mas makasave ng battery life. Also guys, just so you know, yung regular Note 20, hindi po siya 120Hz screen refresh rate. Isa pa, 1080p lang siya. Now let's talk about the camera setup. Actually, nakaka-curious ano guys, ano bang meron sa camera bump? Bakit ang kapal-kapal niya? Is it really that good? So, we have 108MP f1.8 aperture, 12MP f3.0 aperture with periscopic telephoto lens with 5x optical zoom and 50x hybrid zoom. We also have 12MP f2.2 aperture. And lastly, for the selfie camera, we have 10MP f2.2 aperture. Myself here guys, yung pang-apat na sinasabi ko na camera, it's not a camera, so we only really have a triple camera setup. So yung sinasabi ko na parang bilog sa kanan,
That one is a laser autofocus. So yes, basically, it is not a camera. Alam niyo guys, what really makes Samsung's new camera stand out? Eh, kung i-compare natin siya sa iPhone na merong 2x optical zoom, magiging meaningless na lang yung kanyang image cropping kasi nga itong Note 20 Ultra, it has 5x optical zoom and a maximum 50x digital zoom. Para sa akin guys, yung 50x zoom reach niya is more than enough. And of course, the 5x optical zoom. Hindi siya digital, hindi rin siya hybrid optical but a true optical. Now let's talk about the S Pen. Actually, we have this thing called air gestures. Pakita ko sa inyo yung mga shortcuts. Pag-usapan muna natin yung feature niya na tinatawag na audio bookmark. Now, paano to nag-work, Mary? Pwedeng-pwede kayong mag-record habang nagtitake note. And then, if you need to search a certain word, all you have to do is write it down and then ipapakita niya sa inyo yung mga timestamp kung saan yun located. So, for the S Pen, guys, greater than sign para ma-open yung recent applications, less than sign para naman makapag-go back kayo or return, and you can draw a wiggly line to screenshot. Actually, guys, before doing all those, you have to press yung button dito sa may S Pen kapag ginagawa nyo yung air gesture. Hindi siya automatically nadetect kapag ginaganon nyo lang. Hindi siya ganon. So, you have to, you know, make a little effort. Anyway, other specifications that you need to know, meron po siyang 4,500 mAh battery capacity versus sa S20 Ultra na may 5,000 mAh battery capacity. Baka lang gusto nyong malaman. With a 25-watt fast charging brick na kasama sa box niya. Unlike the S20 Ultra na merong 45-watt wired charging. Yes, it does record 8K videos as well, katulad ng S20 Ultra. It also has a ultrasonic fingerprint sensor that I really, really like. Maganda yung placement niya and mabilis and accurate naman siya. Also supports Samsung's wireless DeX. Actually, I think this is the first time na naging wireless yung DeX feature ng Samsung. It also supports wireless charging and reverse wireless charging. And of course, the Samsung Exynos 990 with 7nm plus. Which is, if Samsung fan ka talaga, medyo alam mo na to dahil alam niyo yun, we never or we rarely get Snapdragon chipsets kapag flagship ng Samsung. That's why some people na Samsung fan talaga at gusto ay Snapdragon dahil according to some people na naka-experience, mas madalas daw uminit ang Exynos sa Snapdragon at mas mataas din daw ang naging resulta sa Antutu, they really go beyond at bumibili sila sa ibang country. Now it's time for my 2 cents or yung ating final verdict. You should buy it if you want everything on your phone. Meaning, a big screen, a really great set of cameras, higher refresh rate, latest chipset, 5G of course, and of course, the bonus S Pen. Usually, yung mga bumibili talaga ng Note series, ito yung habol, yung S Pen. Now, don't buy it if you want value from a top-end smartphone. Now, what does it mean? There are other flagship smartphones kasi guys that has great set of cameras, great screen, 5G, it also has 120Hz screen refresh rate, but of course, without an S Pen. Another reason not to buy it if you want to use a phone na isang kamay lang. Kasi nga, diba, alam niyo naman, ako personally ha, I don't really find it convenient na gumamit ng ganitong klase ng smartphone for everyday. Una-una, medyo nakakangalay talaga siya. Pero kung tatanungin niyo si Jason, Jason, what is your opinion? It's the perfect size for me, honestly, because I have big hands. See? So, it really depends sa gumagamit and of course, sa bank account nyo. Anyway, that is it guys for my unboxing and first impressions of the Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Let me know guys if you want me to make a review video, a more in-depth video. Again, it's your Tagal Mary and see you on my next video. Bye guys! Finally guys, dumating na